Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, si Kristo ang tagapamuhian ng bagong tipan sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim ng unang tipan. Dahil dito, kahamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Sapagkat pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang tubo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iyay sapat na. Kundi gayon, kailangan sa siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang mapakita ngayon magtatapos na ang mga panahon upang pagiging ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayun din naman, si Kristo minsan inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Umawit sa Diyos ng awa ang thank you.
Kapag siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas, ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay lamalas. Magkaingay na may kalayaong lahat sa daigdig, ang buong ay buong galang na purihin sa pag-awit. Sa salin ng mga lira, iparinigya ang tugtog, at ang buon ay purihin ng tugtugin maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliwang tamburi, magkaingay sa harapan ng buon na sapagkat ang
kapangyarihan at ang kanilang pagkakilala sa kanilang sarili ay walang iba kundi ang kalabang ng Diyos, hindi ang kanilang sariling buhay. So, hindi pwede mapalayas ni Satanas ang kanyang sarili. Pero bahagi po na kung saan ay makita po natin na si Jesus ay pinaratama ngayon kung isip na yung mga tao na wala nang mag-isip. Kaya nag-iisip na sila kahit yung isang bagay na imposible laban kay Jesus. At bahagi po na natin yung pag-ibigay ng isang pagkakataon ng usahan na makita rin po natin ay yung pag-ilay-ilayin din natin yung reality na may mga demonyo. Hindi po yung mga taong taas na demonyo. Ngunit mismo demonyo, the presence of evil in our midst, the presence of an evil spirit in our midst. Sabagat, kumisang, nakikita natin sa mga palabas. Kumisang na ay gawa ng mga palabas natin sa kayong mga laro. Baka magkaroon kayong idea na kumisang na nang pwede maging kaibigan ang masamang espiritu. Hindi yung pwede nyo maging kaibigan ng masamang espiritu. Paaring akala na nyo ay sila ay kaya ninyong paabuhin. Hindi ho. Maaring binibigyan kayo ng maling impresyon. Hindi nyo pwede maging kaibigan yung masamang espiritu. Yung mga pong bahagi ko yung isang idea. Yung sa kanipawa na lamang po dyan ay yung larong Pokemon. Ano yung sabihin ng Pokemon? Pokemon kasi ay short na Pocket Monster. Mga monster yun. Ibang-ibang mga tao. Pinaganda lamang yung picture. Pero yung ibig sabihin ng Pokemon, Pocket Monster, na baka akalain ng tao, magkaroon ng mensahe na pwede mong kaibigalin ang masamang espiritu. Pwede mong kaibigalin ang kapre. Pwede mong kaibigalin ang masasamang elemento. Ay hindi yun. Hindi nyo pwede maging kaibigan yan. Sabagat din ang kanilang misyon ay ang magdulog. Kung sakaling maging ang kanilang pamaraan, kayo ay magdulog dito. Kayo ay nilulog mo lamang. Pero yung paanyayan na pinapamanin ng buong kapanay, mag-ingat tayo. Baka magkaroon tayo ng kaisipan na pwedeng kaibiganin ang masamang espiritu. Hindi ho. Sila ay pinalalayas. Katulad ng pagpapalayas sa kanila ng aming Panginoon sa Kristo. Kaya bahagi rin po ng pamilya, ginawa ko ay makita po natin na kaya naman sa atin ito ay
kapag nag-iisa, nakita na may kalimita na yun. Bakit? Gusto na yung mamaspasan ng tubig. Bakit gusto mamaspasan ng tubig? Kahit na nakapag-alimog na ng misa, kasi yung idea na nila kung paano maalis yung masamang espiritu. Para yun ang ating pagkilala, huwag tayong malinis. Huwag tayong kalingan ng anumang masamang kalantas sa buhay ng tao. Pero sana, maging maliwanag yun sa akin, yung ganun masin ng kaisipan. Na kumisyon na po ay medyo kasi nagdiwang na tayo ng isa niyo. Kumisyon na parang kulang tayo sa pagpapalyo. Nagdiwang na tayo ng isa, tinanggap niya si Jesus. Ay kung tutusok na ako ay kahit na hindi na kayo basbasan ng tubig. Sabagka tinanggap niyo na si Jesus. Well, siguro kung yung mga nagpapasos ng tubig ay hindi nakapagpunin nyo. Pero sana kung maging maliwanag sa atin yung kaisipan na hindi lamang sa external na tanda ang pagbasiya natin. Ngunit maliwanag sa atin sa ating kalooban, sa ating sarili natin, to resist all evil. Na huwag natin hayaan ang ating sarili ay makapitan ng anumang uri ng masamang espiritu. Kaya kinakailangan natin ng patuloy na pagulog sa harapan ng buhay kapag. At yung itulog natin sa harapan ng buhay kapag. Sapagkat bahagi po ng pag-iusabi lang namin kapag masamang espiritu ang gawain niya ay masawa. Ang mabuting espiritu ang gawain niya ay mabuti. Pero kapag sinabi yung nating espiritu, hindi tao yan. Hindi tao yan na magbabago pa. Hindi. Yan ay meron ng isang misyon na gusto niya sirain ang ugnayan ng tao ng Diyos. Kaya, kung talaga yan ay masamang espiritu, ay huwag tayong mag-iisip na pwede natin kaibigan. Hindi. Sabagka, tayo lamang ay nililintang. Nililintang. At tuloy po ko sa yung pangamba. Pangamba ng ilang mga bago. Gawa ng ating mga laro at ng ating mga palabas. Baka ang isip ng tao ay pwede ko kaibigan ang mga masamang espiritu o ang mga elementong lupa. Hindi. Ang pwede ng kalagutan pagkakang iwalang langit ang Diyos. Ang mga anghel, ang mga banal, yung kaibigalan natin. Huwag na yung masamang espiritu. Kaya po, sana po ay maipagdibayin natin yung ating patron, kinalangin natin yung kaibigan natin. Kesa sa ating maghanap ka ng kaibigan na masamang espiritu, yung mismo mga banal, yun na wala yung maging maliwanag. Kaya kung isa po, yun ang amon na yung kasalutuloy para mo. Sapagat yun yung pag-iilan ng demonyo. Kaya nga, bahagi yun naman sa ay sinabi ni Jesus na hindi pwedeng palilasin ng demonyo ang kanyang kapwa demonyo.
It is against the very nature of a devil. Na gagawa siya ng masama sa kanyang kaulo na matusog mo ay against the world sa pinaka-nature nila, namin sirain ng Diyos. So, hindi nila pwede sabihin ng pagdulungan nila ang Diyos. Kaya, ito pa yung bigyan natin ng higit na pagnanilay. Sabagat, sabi na po namin ay makabagong panahon na ay kabusan ay yung mga lalang tao po yung mga kabataan. Alam niyo pa nila kung minsan yung halimbawa sa program, iba-iba kasi yung mga pangalan niya. Pero yung master, maski na pa yung mga bata. Pero yung tungkol sa ating pananampalataya, halimbawa tungkol sa ating patron, ay hindi lang kila. Kaya po siguro ay isang amang, at ito po ay isang amang mo, partikular din mo sa akin kasi sana po gusto mo nga sana mag-aaral ng hobby. Kaya ako nang papahamak na mayroong marunong ng studio, yung pong Android studio na sana po yung makapagalan siya. Kinakailangan din namin ng web presence. Kasi yung mga isa na po hindi yung mobile, yung mga mobile application. Mas madali yung kasi nakikita ng mga bata. Kasi parang nagkalimit ang hawak nila ngayon. Cellphone. Ay kinakailangan din natin na magkaroon ng presensya sa web, sa mobile. Kinakailangan namin na maipamanhin din yung puro ng ating pananampalataya. Isa na rin ito po, yung pagkapalataya ng ating patron. Isip na humingi ng dulo sa hindi niya malaman kung mabuti pa o masamang espiritu. Bakit hindi niya lang yung kaibadyanin sa San Martin? Bakit mas gusto ba ng tao na kaibigalan yung tikbangan? O yung ano man, daman lupa. Why risk yung sarili mo na kaibaganin ng gano'ng kasi ng nilalang ang utusin? Kahit doon lang sa isang magiging. Bakit? Kasi nga, hindi kilala. Hindi kilala. At hindi natin masyadong pinapakilala na maging bahagi po ng pagkilos na maintindihan ng tao na ito yung mga gawain na kung saan ay panutulungan ka lalo sa pagtugod sa panawagan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Kaya idalangin mo natin, idalangin mo natin na talagang ang Espiritu na siyang gumagawin sa atin ay ang Espiritu ng kabutihan, hindi ang Espiritu ng kasamaan. Kaya bahagi po na kung saan ay itulog natin sa harapan ng buong nakapal.
Manalo ng Diyos. Tanggapin ang malamot ng aming mga handog na yung mga kapangalan ng iyong buhay. Kami sumasama sa iyong mundo upang kaligtasan iyong ipagkaloob. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang higa. Amen. Sumayin niyo ang aming Panginoon. At sumayin. Paas sa Diyos sa aming puso at ngayon. At inaas na natin sa Panginoon. Pasalamatan natin. Manalo ng mga pangyarihan, tunay ang marama na ikaw ay ang mga kasalamatan. Sa iyong kagandahan ng kami, binubunod ka ngayon may takot sa katapilaan ng Diyos kahit ikaw ay ang tinalitan. Dahil sa aming magkasalawan, gumawa ka pa rin ang magandang parami sa aming palikaw ay balikan. Kaya tayo yung ginamahala na kayo naging isa sa mga tao ama, upang may kapwa kanin na pagligtas sa aming pagkapahamak at pagkalikaw ng landas. Kaya kayo sana ang mga amin, sisiyawin ang pagpuli sa iyo ng walang kapal sa kalamitan. Kami nagpupuli sa iyo.